God be the glory. Magandang umaga at sa atin pong linggo ng pananambahan. Sa araw na ito ay tayo po maya-maya ay magdaraos ng atin pong Holy Communion sapagkat ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Agosto. Pumapasok po tayo ngayon sa ikalimang buwan din na kung saan tayo po ay naka-quarantine. At still, God is good sa buhay po ng bawat isa sa atin sapagkat alam po natin na walang nangyayari sa buhay po natin na hindi kalooban ng Diyos. Kaya kung kaya nga po tayo po ay patuloy na magtiwala at maglingkod sa ating Panginoon. So I'm so excited sa araw pong ito sapagkat nahamon ako mula sa isang napakagandang buhay pananampalataya na ipinamalas sa atin. Walang iba kundi po si Abraham. At ito pong ating tatalakayin sa umaga pong ito. The title of my message this morning is Faith in Uncertain Times. At ang ating pong sermon text ay matatagpuan dito po sa Romans chapter 4 beginning verse 18 up to 21 and I'm reading from the New Living Translation. In verse 18, sabi po dito, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations, for God had said to him, that's how many descendants you will have. Verse 19, and Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. Verse 20, Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang chapter 4 po ng Book of Romans is all about justification by faith. Paul used the model of Abraham to prove that man will only be justified by faith alone and not on the basis of human effort. Ito po yung argumento niya na kanyang ipinaglaban at ipinangaral dito po sa mga taga-Roma. And Paul made an argument about the Jewish belief concerning on man's standing before God and how can a man be made right with God. It was indeed the same and a very old question mentioned in the book of Job. And remember, the book of Job is the oldest book in the Bible. Ganito po ang sabi ni Job ano, in chapter 9, verse 2. And I'm reading from the New King James Version. Sabi po niya, how can a man be righteous before God? The word righteous here, it means to be made right with God, to be considered or approved in the sight of God. So, yung tanong po na how can a man be righteous before God ay isang napakatandang tanong. Napakamatandang tanong na po. Sa panahon pa lang ni Job, ito po ay naging katanungan niya. Kung saan, dito po sa Book of Romans, especially this chapter 4, ito po yung sentro ng pangangaral ni Apostol Pablo. Dito niya po ginamit at sinagot ang tanong na ito upang ipakita sa mga tao na ang katwiran ay magaganap lamang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at hindi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. The Jews considered Abraham as the supreme example of a righteous man. Lahat po sila naniniwala na si Abraham ay righteous, considered by,
righteous by God. Pero ang paniniwala po nila, ang kanyang pagiging righteous ay dahil sa pagsunod doon sa covenant ng circumcision. They believe very strongly that also they were on the basis of the circumcision law. Yun po yung paniniwala ng mga Hudyo. And in fact, they are very, very proud of it. Kumbaga, parang pag makikita natin sa isang lugar, pagdating sila, hindi nila kinahiyan, and they're very proud. Oh, we are the circumcision group. Parang ganun ang dating, ano po. And this is where Paul explained to them about how can a man be justified before God. Sabi po sa Romans chapter 4 verse 3, ganito po ang sabi ng Biblia, Abraham believed God and it was credited to him as a righteousness. Meron pong tatlong salita ang mapapansin po natin. Diyan po sa talatang yan na binabanggit ni Apostle Pablo, bago po siya dumako dun sa bahagi ng ating teksto na kung saan ay ibinabanggit niya ang buhay ni Abraham. Kaya sabi niya po dito sa mga unang talata, in verse 3, sabi niya, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Tatlong salita ang magandang bigyang pansin po dito. Unang-una, believe. The word believe in Hebrew context at maging sa Griego, it means to be certain. Yung pagiging tiyak mo sa iyong paniniwala. At ito rin po ay nangangahulugan sa salitang to lean on. Yung pwede mong masandalan na kung saan pwede mong ilagay yung buong bigat. Just like what I'm doing right now, ako po ay nakaupo dito po sa silyang ito. Ito'y monoblock. At ang aking buong bigat ay sinasalo nito without thinking na kung ibabagsak ba ako nito. Yung full weight ko ay sinasapo at inilalagay ko dito sa silyang ito. That is practically what the word believe in the original text na sinasabi po is to lean on o pwede mong masandigan at masandalan o kung saan pwede mong ibigay ang lahat ng bigat mo at pagtitiwala mo. Isang salita din po ang ginamit po niya, sabi doon, it was credited. Nang ibig po, this is actually sa amin sa accounting, ano? Kapag accountant ka, alam mo po yung salitang credit eh. Ito po ay dinadagdag doon sa kanang bahagi ng journal. So, sabi po dito, credited means to put one's account. Meaning, ito po ay idinagdag sa kanya and some other translation na ginamit po, it was counted to him. So, nung sinasabi po ni Apostol Pablo ang salitang ito, it was credited to him. Sabi dito, noong si Abraham ay naniwala, inilagay niya ang buong pagtitiwala niya sa Diyos, ito po ay itinuring o idinagdag sa kanya. And the last word is righteousness bilang katuwiran. And the righteousness means the right standing with God. Yung tamang pananaw at tama o to be approved. Kumbaga, tanggap at aprobado ka sa harap ng Diyos. Ito po yung sentro ng pagpapaliwanag ni Abraham patungkol po doon sa kanyang pangangaral. Sapagkat ang mga Hudyo noon, sila po, they are very proud at ipinagmamalaki po nila si Abraham na ang paniniwala nila, si Abraham ay
matuwid sa harap ng Diyos. At si Abraham ay dumaan sa circumcision, kumbaga sinasabi nila. So are we. We are circumcised. Parang ganun po yung kanilang pagmamalaki. And in effect, parang sinasabi niya, ganun din kami. We are righteous in the sight of God because of the circumcision law. Yun po yung kanilang paniniwala. Ngunit, dahil nga po, napakahalaga sa kanila ng taong si Amang Abraham nila, ito rin yung ginamit na argumento upang ipakita ni Pablo sa mga Hudyo na hindi ang pagsunod o anumang gawain ang nakapag-naituring siya bilang isang matuwid sa harap ng Diyos, kundi ang kanyang pananampalataya. And true enough, totoo naman dito, sabi niya, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness, and that is the power of faith na kumilos dito sa buhay ni Abraham. Abraham's faith teaches us not only how can you be justified before God. That is actually the main context ng ating teksto. Ngunit alam po ninyo sa tekstong ito patungkol po sa pananampalatayang ipinakita ni Abraham ay meron din naman tayong matututunan, some practical lessons. So kanina ipinakita po natin ang totoong konteksto na argumento ni Abraham, at ito po ay patungkol dun sa katwirang tinatanggap ng isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang buhay ni Abraham ay napaka gandang halimbawa po upang ating tignan yung pananampalatayang ito na nagdulot sa kanya ng pagiging matuwid sa harap ng Diyos, na kung saan ay dahil doon ay nakuha niya rin ang pabor ng Diyos. And so there are some lessons that we can learn from this topic, at lalo na po ang mga benepisyong makakatulong sa atin kung tayo po ay magtitiwala sa ating Diyos sa panahon ng lalo na po sa panahon ng walang katiyakan. Tumating po si Abraham sa ganong sitwasyon, kung matatandaan po natin yung tekstong binasa natin kanina. Sinabi po lang sa ibang salin, hope against hope. Ibig sabihin lang po, even, kahit na wala nang makitang kapag-apag-asa, at ang sabi po ng talata natin, Abraham kept believing God. Tayo po'y sandaling pumikit at manalangin. Salamat po, Panginoon, sa isang napakagandang umagang ito. Salamat po sa katotohanan ng iyong salita, na kung saan, Panginoon, ito po ay nagdulot ng katiyakan, Panginoon, ng katuwiran ng posisyon namin sa iyo, at ito po ay dahil sa pananampalataya na ikaw rin, Panginoon, ang nagkaloob sa amin. Tulungan mo po kami na makita ang mahalagang ilang aral patungkol sa buhay ni Abraham. Samahan mo po kami muli sa aming pag-aaral na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The story of Abraham reminds us about what will be our attitude and how can we be strengthened? How can we strengthen our faith in uncertain times? Now, the question is, how to strengthen our faith in uncertain times? Number one, fill your life with hope. Take a look at verse 18.
himay-himayin po natin yung talata. Even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. For God had said to him, that's how many descendants you will have. Napakahalaga po, lalo na po sa panahon natin ngayon, na punuin natin ang mga puso, ang buhay natin ng pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa panahon po ngayon, marami pong tao ngayon ang whether they accept it or not, marami pong tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa. Dahil po sa panahon, circumstansyang kinagagalawan po natin sa panahon natin ngayon. We need to fill our lives with hope. Napakahalaga po ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos, lalo na po sa mga panahon na kung saan walang kasiguraduhan. Sabi nga po, hope is seeing light in spite of being surrounded by darkness. Ang pag-asa daw, ang tunay na pag-asa daw, yung nakikita mo yung liwanag sa kabila ng napakadilim at pusikit na kadiliman ang nakapabalot dito. In spite of all the darkness, meron kang nakikitang liwanag. So, sabi nila, that is practically hope. The word hope used in this verse, in the original Greek word, nung tinignan ko po ito ay elpis. Galing po ito sa primary word na elpo. Nang ibig sabihin, take note, is to anticipate, usually with pleasure or expectation, or yung confidence na tinatawag. Napakaganda po nung meaning dito, to anticipate, usually with pleasure. Yung sa iyong pagtitiwala, umaasa ka at naghihintay ng merong kagalakan. And the Bible tells us Abraham kept hoping in God. This word is in a tense that suggests that he believed God when he received the promise and kept on believing until the promise was fulfilled. So, nung natanggap niya yung promise ng God sa kanya, sabi ng Biblia, he kept on hoping. Take note, when he received the promise, ang edad po niya ay 75 years old. Napaka, kung tutusin po, even at that age ay parang sa ordinaryong pananaw, ano? Ay makikita po natin naroon na yung pagiging imposible. So let's continue. In other words, yung salitang hope in scripture means this is a strong confident expectation na talagang matibay at punong-puno ng pagtitiwalang naghihintay ka sa katugunan at sa pagsasalig mo ng pananampalataya sa ating Diyos. When the promise was first given to Abraham, sabi ko nga kanina, he was 75 years old. Even then, it must have seemed impossible. No? Imaginin po ninyo, 75 years old, at sasabihin sa kanya, you are going to be a father na kasing dami ng mga stars at buhangin sa karagatan, bituin sa kalangitan. So, even at that age, 75, makikita po natin na parang imposible na rin po yun, di po ba? However, when the promise was last confirmed in Genesis chapter 17, kung babalikan po natin ang pag-aaral natin, Abraham was 99 years old nung muli ay nangusap sa kanya ang Panginoon at kinonfirm yung pangako niya sa kanya.
It must have really looked impossible by then. Kasi 99 years old na siya. After 25 years, yung confirmation, okay. Parang ano, okay, now you're going to be father. Yet his faith did not waver. Sabi ko nga kanina, when he first received the promise, he's already 75 years old. Sino na po dito ang may edad na 75? So, na-receive niya yung pangakong yun. And then, after 25 years, walang nangyayari. And then after, nung 99 at magwa-100 na siya, saka nagkaroon ng confirmation ang promise ng God sa kanya. Napakalaga po ng pananampalata, ng pagtitiwala at pagtitiwala at pagbibigay ng pag-asa sa buhay ng bawat sa atin. Hope maintains our strength. In Isaiah 40:30-31, sabi doon, even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Alam po ninyo, kapag ikaw ay hindi nawawala ng pag-asa, nananatili yung kalakasan mo sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun daw hope, sabi ng Hebrews 6:19, is an anchor to our soul. This hope in verse 19 is a strong and trustworthy anchor for our souls. Ito daw pong pag-asang ibinibigay sa atin, ito daw yung parang angkla na nag-i-stabilize ng ating mga kaluluwa at espiritu. Jesus has already gone in there for us. He has become our eternal high priest in the order of Melchizedek. Katulad din po ni Haring David, kapag siya po ay dumating sa punto na discouraged, disappointed, at nakakaramdam ng mga kabiguan, siya po ay kanya pong kinakausap ang sarili niya. Sabi po niya in Psalm 42 verse 5, why my soul are you so downcast? Here he is making a monologue, talking to himself, reminding himself, why are you downcast, O my soul? Kinakausap niya yung sarili niya, ini-encourage niya. Why so disturbed within me? You know, when the days are darkest, don't let your soul take command. But instead, summon your soul to bless the Lord. Kapag ka nararamdaman po natin na tayo po ay nadi-discourage at nawawala ng pag-asa, remind our spirit, our soul, to bless the Lord. Because that is the right thing that we need to do, especially sa ganitong panahon. I don't know kung ano po ang kalagayan ng bawat isa sa atin. And I'm sure tayo po ay nasa iba't ibang mga tahanan. Hindi po natin alam ang kalagayan ng bawat isa sa atin. But today, mga kapatid, I'm encouraging you. Kung nakakaramdam ka ng discouragement, disappointment, dahil sa na-experience mo ngayon, maaaring ang ilan sa atin ay merong dinaramdam. I'm encouraging you, kapatid. Remind your soul to bless the Lord because that is the right thing to do. Patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Okay, in Psalm 69, therefore my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. And this, ito rin po yung isang awitin na kanyang binabanggit. Sabi niya,
My heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. So kapag tayo po ay nakakaramdam ng panghihina at ito po ay nagdudulot ng hindi lang discouragement sa atin, kundi physically naapektuhan tayo, continue to put your hope in God because He is worthy to be praised regardless ano man po ang nararamdaman natin. Remind yourself that God is still in control and there is power when you worship Him. Hebrews 11:1, faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. In Lamentations chapter 3 verse 25, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. So, dito po pangako ng Diyos sa atin eh. Mabuti ang Diyos sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya at kung saan siya ay hinahanap Diyos pa sa Kanya. Also, hope motivates us to keep on keeping on. Meaning, yung pag-asa, ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos, ito yung magmo-motivate sa atin to continue in this life. Life must go on, mga kapatid. Kahit ano po yung dinadanas natin ngayon, life must go on. At yung pag-asa natin, siya yung magmo-motivate sa atin to keep on keeping on or to continue in this life. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 10:23, let us hold unswervingly to the hope that we profess, for He who promised is faithful. So, alam ng writer ng Hebrew ito na sa paglalagak niya ng pagtitiwala sa Diyos, alam niya na ang Diyos ang siyang patuloy na magbabangon at aalalay sa Kanya, sapagkat ang Diyos na nangako sa Kanya, ito po ay isang at kailanman ay maling at hindi ka pababayaan. Proverbs 10:28, the hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish. So yung mga pagtitiwala, mga righteous, and I know na lahat tayo alam natin sino yung mga righteous people. Ito po yung mga taong nagtiwala sa Diyos at sa biyaya niya, tayo ay nakasumpong ng kaligtasan. Sabi dito, the hope of the righteous brings joy. Kaya nga po yung kapag ikaw ay patuloy na titiwala sa Diyos, na mamotivate ka at nagdudulot ito ng kaligayahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Never lose hope. You never know what tomorrow may bring. So, maaring tayo po ay dumadaan. Dumadaan ngayon sa mga iba't ibang uri ng pagsubok. At alam po natin, o hindi man natin alam, na ilan sa mga kapatiran natin are suffering physically, emotionally. But, ang encouragement sa atin, ay tingnan natin yung pananampalatayang ipinakita ni Abraham. He kept on believing kahit na sa tingin niya ay parang napaka-imposible lang magtiwala. Never lose hope. You never know what tomorrow may bring. Pangako po ng Diyos sa atin. Tayo ay titiwala lamang sa Kanya lagi. Makasusumpong tayo ng biyaya sa Kanya. Romans 8:25, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience, just like Abraham. He waited for almost 25 years bago po na-fulfill itong pinangako ng Diyos sa Kanya. At sabi doon, he did not waver. He did not waver for 25 years, alam niya, sapagkat ang Diyos na kakilala niya
alam niya ito po ay tapat sa kanyang mga pangako, kahit pa ibinigay ang pangakong ito sa panahon na para sa kanya ay parang walang katiyakan o uncertain. Also, hope makes us joyful in every situation. Yung pag-asa ay nagdudulot ng kagalakan sa atin. Kanina sabi ko, nagdudulot ng motivation sa atin. Naalala ko po yung eksperimentong ginawa sa dalawang laboratorio, at in-experimentuhan po nila doon sa una ay naglagay sila ng mga rats o mga daga, at sa kabila din naglagay din po sila doon sa malaking batya na mayroong laman tubig. So sa una pong laboratory ay inilagay po nila ang mga daga doon, at sila po ay kumilit na maglumangoy, and iniwan nila. After 1 hour, nakita po nila na lahat ng daga doon ay namatay at nalunod. Samantala, sa kabila, nung inilagay the same lalagyan at the same ng dami ng tubig, nilagay po nila mga daga doon, at nung kanilang nilagay po mga daga doon, periodically nililip up po nila yung mga daga. So after that, pag inangat nila ng konti, ibabalik nila sa tubig. And soon, sa kanilang pag-aaral, nakita po nila, after ang mga dagang yon ay nakatagal ng 24 hours bago po sila namatay. So, ano yung conclusion nila? Dahil ba sa ang mga daga doon sa kabilang laboratorio ay nagkaroon ng kaunting pahinga kaya sila nakatagal for 24 hours? No. Ang conclusion po nila ay ganito. Na para sa kanila, ang inisip daw ng daga, there is hope. Kaya every time na iangat sila periodically, iniisip nila, they are thinking that somebody will rescue them. At ang conclusion niya, pakiramdam nila ang pag-lift up sa kanila periodically ay nagdudulot ng pag-asa sa mga dagang ito, thinking na baka sakali na mayroong magligtas sa kanila sa kalagayan na yon. So kaya sila nakatagal ng 24 hours. And so ganito po yung nagagawa ng hope sa buhay ng bawat isa sa atin. It not only motivate us, but it makes us joyful in every situation. Kaya nga po sabi dito ni Paul sa mga taga-Romans, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. The God of hope fill you with all joy as you continue to trust in Him. In Proverbs 13:12, sabi dito, hope deferred makes the heart sick. Kapag daw yung nampalataya o yung pag-asa ng isang tao, this is the normal na tao, ay nadidelay, sabi dito, it makes the heart sick. Pero kung ang paniniwala mo ay nakasentro sa mga Diyos, instead na makaramdam ka ng kalungkutan, kagalakan, habang ikaw ay nag-anticipate doon sa gagawin ng Diyos sa ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Amen? Okay, pangalawa, we need to focus on God's possibilities. In verse 19, Abraham's faith did not weaken. Ang ganda po nito. Abraham's faith did not weaken. Hindi siya pinanghinaan. Even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead. And so was Sarah's womb. So, kahit na raw sa kanyang edad na 99 o 100, na kung tutusin,
pagtitignan niya yung kanyang katawan physically, sabi dito, is as good as dead. Parang patay na, wala nang capability na makagawa ng baby, ano. Pero sabi dito, yung faith ni Abraham did not weaken. Bakit po? Kasi nakapokus siya, hindi doon kakanan niya. Nakapokus siya sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Kaya nga sa punto natin, focus on God's possibilities, especially during these uncertain times. Limitado tayo. Nalitahan tayo. Naapektuhan ang marami sa atin. As if parang nananalo ang kaaway sa atin. No. Everything will turn into good ng ating Panginoon. We just need to focus on God's possibilities. Sa ngayon, maaring walang katiyakan ang nakikita po natin. Discouraged tayo. Pero we need to focus. Tayo po'y patuloy na magtiwala sa Diyos. Gaya ni Abraham, hindi siya pinanghinaan. Hindi siya nawala ng pag-asa. Sa loob ng 25 years na yan, parang mapipicture ko na ina-anticipate niya, parang mapipicture ko na iniisip niya every day na one of these days ay makakasama niya ang kanyang junior o makakasama niya ang isang anak na magpapaligaya sa kanila. Kasi pangako ng Diyos sa kanila yun eh. He did not weaken. Even though yung katawan niya, sabi dito, at 100 years of age, he figured his body was as good as dead. Kumbaga, kulubot na sila. And they have no more capability to have yung baby sa kanilang pagsasama. Even though there is no reason to hope, sabi nga ng ilang salin sa Biblia, hope against hope. And he figured his body as good as dead, so was Sarah's womb. He did not let his eyes focus on his circumstances. Hindi siya tumingin doon sa circumstansya niya, but he chose to focus on God's possibilities instead of physical impossibility. So yung kakayanan niya, yung kakayanan niyang imposible sa kanyang physical, hindi siya doon nag-focus. Hindi siya nag-focus doon sa kanyang pagiging maedad na. Pero nakafocus siya sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos para sa kanya. Mga kapatid, ano yung circumstansya meron tayo ngayon? And I'm telling you right now, higit na makapangyarihan ng Diyos sa anumang sirkumstansyang meron ka. And I'm telling this to you right now. Hindi ko alam kung ano po ang sitwasyon ninyo, kung ano yung sirkumstansya ninyo, but I believe our God is greater than all our circumstances. At kayang gawin ng Diyos kung ano yung pinakamainam para sa atin. Abraham refused to dwell in the negative. God made the promise to him and he firmly believed on that. This is the kind of faith that we must all have, especially in these uncertain times. Kailangan makita sa atin ang ganitong uri ng pananampalataya, lalo na sa panahon na atin pong kinalalagyan ngayon, kung saan parang ang bawat isa ay nawawala ng pag-asa. We need to consider God's commitment. In Psalm 105 verse 8 to 11, He remembers His covenant forever. The word that He commanded for 1,000 generations,
the covenant that he made with Abraham, his sworn promise to Isaac, which he confirmed to Jacob as a statute to Israel, as an everlasting covenant, saying to you, I will give the land of Canaan as your portion for an inheritance. Mga kapatid, sa kabila ng nangyayari o sirkumstansyang hindi maganda na mayroon tayo, we need to consider kung ano yung mga pangako ng Diyos sa atin. Jesus looked at them and said, with man it is impossible, but not with God, for all things are possible with God. This promise came from the very lips of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, tumingin tayo doon sa nangako sa atin, at yung commitment niya ay ipakikita niya sa atin at gagawin maging ang imposible sa paningin at pananaw ng ibang tao. Isaiah 41:10, and I'm reading from the easy to read version, ano? Don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory. Ito yung mga commitment ng Diyos sa atin eh. I will be with you. I will make you strong. I will help you. Yung nakarang pag-aaral po natin, sabi ng God, di ba? I will preserve you. I will keep you. And in fact, kahit dumaan tayo sa mga harm na dulot ng mundong ito, ang promise na God, hindi kita iiwan. He will be with you. At ang Diyos ay merong pangako at merong purpose sa bawat isa sa atin. Also, we need to consider God's capability. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Gaya nga po ng nabanggit natin kanina. Tumingin tayo doon sa capability ng God, hindi sa physical impossibility kaya ni Abraham. Ang tingnan natin lagi kung ano yan at isipin ano ba yung kayang gawin ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, yung hindi kaya ng tao, yung imposible sa tao ay posible sa ating Panginoon. Behold, I am the Lord, in Jeremiah 32, the God of all flesh. And here's what he said, is there anything too hard for me? Mga kapatid, ano po yung iniisip nating mahirap na mangyari sa atin sa oras na ito? So, anumang hirap po yan, anumang sirkumstansya, anumang sitwasyon na yan, God is telling us right now, nothing is impossible. He is still the God who is in control of everything. Nandun sa trono ang Diyos. He is in total control of what is happening sa circumstance natin. We just need to look dun sa capability niya sa bawat isa sa atin. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Tingnan po ninyo, di ba? Napakagandang pangako dito sa atin. He is a rewarder of those who diligently seek Him, sa mga nagtitiwala at umahanap sa Kanya. Sabi niya, He will be a rewarder. At gagantipalaan niya ang mga pananampalatayang yan. Also, consider God's calling. Tinawag tayo ng Diyos. At naniniwala ako na hindi niya tayo tinawag at basta lang iiwan. Naniniwala ako na tiyak na tatapusin ng Diyos ang lahat ng mga pinlano niya sa bawat isa sa atin. Therefore, holy brethren, partakers of the holy calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. So, tingnan po natin kung sino yung tumawag sa atin sa pananampalatayang ito. And it's none other than the Lord Jesus Christ. And so,
Faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. So, doon tayo tumingin at magtiwala sa tumawag sa atin na tinatawag ding faithful. His name is faithful at wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Don't stay in the boat when God's calling you to step out on the water. Ito po ay mga hamon sa buhay ng bawat sa atin. May panahon po talaga na tayo po ay ilalagay ng Diyos. Kumbaga, i-stretch yung pananampalataya natin. Kailangan lamang po na patuloy tayong magtiwala kahit na po yung ating kinakaharap ngayon ay uncertain at talaga namang nagdudulot ng pangamba at takot sa buhay ng bawat sa atin. Jesus said, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Ito naman yung hamon ng Panginoon sa atin, di ba? Sapagkat siya mismo ang tumawag sa atin. Siya mismo ang pumili sa atin. And then, matapos niya sabihin doon, "So that whatever you ask in my name, the Father will give you." And this is the promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pangatlo, face your future in the eyes of faith. Mga kapatid, nung pumasok kamaki, parang napakabilis ng panahon, di ba? January, nagsiselebrate pa tayo. And we are anticipating and expecting for our future. But how many times na narinig po natin, I for one sinasabi ko, we do not hold our future. Hindi natin alam kung ano ang kakaharapin natin for the year 2020. And I remember yan ang sinabi ko sa pasimula ng taong ito. But we always believe that God is always in total control sa lahat ng mangyayari sa atin sa taon na ito. We just need to face our future in the eyes of faith. Ngayon po ay biglang ginulat tayo ng pandemyang ito na nagaganap sa atin. Lahat po tayo ay hindi nakahanda, pero nire-remind po tayo muli ng Biblia that we need to face our future in the eyes of faith. Harapin natin ang nalalabing mga araw sa taon na ito ng merong pagtitiwala. He did not waver, sabi din in verse 20, he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Hindi siya nag-alinlangan, pero sabi dito, but he was strengthened in faith, giving glory to God. So, siya po ay patuloy na nagtiwala at tiningnan niya yung mga lumilipas na araw si Abraham for 25 years from the age 75 to 99 na halos mag-iisandaan. Sa panahong yon, ang kanyang focus at ang kanyang tingin, one of these days, God will fulfill that promise. Nakatingin siya in the eyes of faith sa lahat ng pinangako sa kanya sa mga darating na panahon sa kanya. Verse 20 tells us clearly that Abraham is staggered not at the promise of God. This simply means that Abraham did not waver. Hindi siya nag-stagger. He believed without reservation in God's ability to keep His word. Hindi siya nag-alinlangan. Without reservation, talagang firmly
and strongly believe na mangyayari at mangyayari ang pangako ng Diyos sa kanya. Abraham directed his faith toward God, even when it seemed that what he had been promised was totally impossible. At sa tingin talaga ng kung titignan ng sino man, ay napaka-imposible nung ipinangako ng Diyos sa kanya. Sa unang pagbibigay pa lang ng pangako sa kanya, at the age of 75, nung sinabi sa kanya, magkakaroon ka ng maraming mga anak. Siguro, kung natural na tao, katulad rin sasabihin, ano ba naman yan, 75 na ako. And then, after 99, saka dumating yung confirmation sa kanya na siya nga ay magiging isang ganap na ama ng mga nasyon. Life must go on, and we must look at our future always in the eyes of faith. Mga kapatid, life must go on. Tuloy-tuloy lang po. Faith that is placed in God is faith that will always be rewarded. Yung pananampalatayang nilalagak natin sa Diyos, tinitiyak ng Diyos sa atin, it will be rewarded. Faith is confidence in what we hope for. Ulitin po natin ito. And assurance about what we do not see. Ito po yung definition ng faith in Hebrews 11:1. So, hindi natin nakikita, pero pinanginiwalaan natin. At nasabi dito, hope, di ba? It is the confidence in what we hope for. Yung parang kasiguraduhan doon sa hinihintay natin, and assurance about what we do not see. So, hindi natin alam kung ano yung future pa natin, ano yung magaganap pa sa mga darating na araw. Pero alam po natin, God is moving. Glory to God. Kahapon narinig po natin ang magandang ang breaking news, di po ba? Na sa mga ilang panahon na lang ay ilalabas ng vaccine dito sa atin para po sa mga naapektuhan itong COVID-19 virus. Well, it's a good news. And by the grace of God, alam po natin na kumikilos ang Diyos. At alam po natin sa lahat ng pangyayaring ito, God will be honored. At makikita po natin sa buhay po natin ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin. Alam po niyo, asabi din, ang African Impala, ito yung parang mga usa doon sa Africa, can jump to a height of over 10 feet. Nakikita po ninyo, di ba, yung madalas nakikita natin ito sa television. They can jump to a height of over 10 feet and cover a distance of 30 feet. Ganun sila kataas at kalayo tumalon. But this creature can be kept in an enclosure in any zoo with a 3-foot wall. Pwede mo siyang ilagay sa mga zoo na ang kanyang bakod ay mga 3 feet lang. The animals will not jump if they cannot see where their feet will fall. Kasi itong height nito ay ang kanyang nature pag nasa gubat, napakabilis, napakataas, at pag tumalon siya ay malayo agad. Nahihirapan ang mga lion, tiger na habol sa kanya. Ano po? So, ganun siya. Kasi, nakikita niya yung kanyang babagsakan. Pero meron itong katangian, itong African Impala na ito, na kapag hindi niya nakikita yung lalapagan ng paan niya, hindi niya kayang tumalon. Kung kaya nga, sa mga zoo, ay nakikita mo na how come na nandoon sila 3 feet lang, no? Hanggang baywang mo lang yon.
At pwede naman niyang one click na talunin, pero hindi niya magawa. Sapagkat ang kanyang katangian, takot siya kapag hindi niya nakikita yung kanyang babagsakan ng kanyang paa. And this tells us that faith is the ability to trust what we cannot see. Unlike that impala, di katulad ng hayop na yon, ay sa atin, we are encouraged to believe even though na hindi pa natin nakikita. And that is what I'm telling, that faith is the ability to trust what we cannot see. Kahit hindi mo nakikita, nagtitiwala ka, that is faith. Refuse to listen to your doubts. Sabi dito, darating talaga sa ating pananampalataya, minsan yung parang magdududa ka. In James 1:5-8, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind, that a person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. So, refuse to listen to your doubts. Kapag merong thought na parang mawawalan ka ng pag-asa. In fact, sabi nga dito, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. And this is the nature ng God natin. Without finding fault, na kapag lumapit ka, alam po niya, ang Diyos natin, hindi siya yung kapag lumapit ka, hindi siya yung magsasabi sa'yo, oh, andito ka na naman. Kahihiling mo lang nung isang araw. Bakit andito ka na naman? Hindi ganoon ang Diyos po natin, sabi dito. He gives generously to all without finding fault. And sabi dito, kailangan lang, but when you ask, you must believe and do not doubt. So, kapag pumapasok po sa isipan natin na tayo po'y nagdududa, lalo't sa mga salita ng Diyos, we better rebuke it immediately and refuse to your doubts. Faith is essential in approaching God, because without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Gaya nga po nung nabanggit natin kanina, napakahalaga po kasi ng faith. It is very essential in approaching God. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, napakahalaga ng pananampalataya, at dapat hindi po tayo magdududa. Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." Ito pong wika niya sa kanyang mga disipulo. Sinabi po niya, mapalad ang mga naniwala kahit hindi pa niya nakikita. Also, refuse to look at your circumstances. Kaya nga sinasabi po dito, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus, just like Abraham. Hindi siya humingin sa circumstansya niya, sa kakulangan ng physical na kakayahan po niya, kundi nagtiwala siya at nagpasalamat sa Diyos sapagkat kilala niya ang Panginoon na tutupad ng mga pangako na ibinigay sa kanya. You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Sa lahat ng mga nagtitiwala sa kanya, sabi ng Panginoon at pangako niya in Isaiah, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Mga isipan na nakafocus sa ating Panginoon. Also, he said, refuse to lose your strength.
alam po ninyo, kapag tayo po ay dumaraan sa panahon na tayo po ay pinanghihinaan, nawawala, nandududa sa mga pangako ng Diyos, ay mapanghihinaan din tayo ng ating mga physical na pangatawan. Kung kaya sabi po ng salmista in Psalm 73, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Also in Philippians chapter 4:13, Paul said in Philippians chapter 4, "I can do all things through Him who gives me strength." What a very powerful declaration ni Apostol Pablo at madalas na kinukote ng bawat isa sa atin. You see that verse, every time we declare that we can do all things through Jesus Christ who gives us strength, every time we declare that verse, remember, it is not an expression of confidence in oneself. Hindi po ito yung ekspresyon ng pagtitiwala sa sarili natin. Instead, it is an expression of our sufficiency in Christ. We declare that verse because we know, alam natin kung sino yung pinagtitiwalaan natin. Kilala natin ang Diyos. Kaya nasasabi po natin, "I can do everything through Christ." Glory to God. Pang-apat, find rest in God's promises. Kailangan po na during this time, kailangan po natin magtiwala, patuloy na manangan at magtiwala sa mga pangako ng Diyos sa bawat sa atin. Look at in verse 21. "He was fully convinced that God is able to do whatever He promises." Glory to God. Ito yung napakaganda no, na sinabi ni Pablo patungkol kay Abraham. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. So, hope against hope. Alam niyang wala nang kapag-asa. Oh, that is the right term. Kumbaga, wala nang pwedeng mangyari. Sabi nga ng mga kabataan, wala ka nang hintayin kundi nga. Pero this time, ang sinabi dito, he was fully convinced, mga kapatid. Kapag tayo po ay nasa kalagayan at sa tingin natin parang napaka-uncertain na kinakaharap po natin, parang walang katiyakan, we need to find rest in the promises of our God. Abraham lived for 25 years with the knowledge that one day God would give him and Sarah a child. So, for 25 years, I could imagine na every day ang isip ni Abraham, "One of these days, God will give me a son." O kung babae man yan, daughter. So, yun ang pangako ng Diyos sa kanya. He knew it, and he refused to let go of the truth. He obtained that promise because he rested to God's promise with an attitude of faith. Hininaan ng kalooban. He simply took the Lord at His word and praised God for the answer even though it was not yet visible. That is faith that pleases the Lord. Yung bang pinasasalamatan mo na siya kahit hindi mo pa nakikita ang kaganapan na ito. That pleases the Lord. Also, Jesus promised restful life to all who believe. In Matthew 11:28, "Are you tired, worn out on religion?" Sabi niya doon sa mga tao during that time, sa panahon ni Cristo. Kaya sabi niya, "Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest." Mga kapatid, up to now, ito pa rin yung panawagan ng Diyos sa atin.
kapag pakiramdam mo, pagod ka na sa kakaisip sa mga nangyayari sa buhay mo, God is still offering His rest sa bawat isa sa atin. Jesus promised abundant life to those who will follow Him in John 10:10. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. While I believe na ito po ay pangako sa bawat isa sa atin, lalo pigit pagdating po natin yung abundant life na tinutukoy dito pag the ultimate na place na pupuntahan natin. I still believe na even in this life, we will enjoy yung promise ng God sa atin na ma-experience po natin ang kasaganahan na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Jesus promised powerful life to those who will trust in Him. In Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. This is the promise of God about sa atin. Romans 8:37, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. So what is this challenge sa atin, mga kapatid? Remember that Jesus, who did not fail us in the past, will not fail us in the future. So, have faith in Him. Mga kapatid, sa umaga po nito, hinahanap ng Diyos ang pananampalataya natin. Regardless kung ano man po ang kinakaharap natin ngayon, kung ano pa yung nararamdaman natin, God is challenging us today. Pagtiwalaan po natin, gaya ng pananampalatayang inilagak ni Abraham sa ating Panginoon. He did not waver, and he kept on believing in God kahit sa panahon na nakikita niyang it's hope against hope, na wala ng kapag-asa. Pero still, he believed in God. That is why in Hebrews 11:17, tingnan po ninyo ito. The writer of the Hebrew quoted the story of Abraham in Hebrews in the book of Genesis. Ano po? Sabi dito, by faith, Abraham, when he was tried, nung siya po ay sinubok ng Diyos, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promise offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received in the figure. That is why nung sinubok siya ng Panginoon, na matapos lang pagkalooban ng anak na si Isaac, at nung teenager na si Isaac, sinubok siya ng Panginoon na dali sa bundok, at ito ay ialay, isacrifice. That is why walang kagatol-gatol na nagtiwala at sumunod si Abraham. Ngunit sa punto na kanyang isasakripisyo na, itatarak ang kutsilyo sa kanyang anak na magitan ang Panginoon, at sinabi sapat na ang kanyang nakita in effect, parang gano'n. That is why dito makikita natin from the very beginning noon pa man ay pinamalas ni Abraham yung pananampalatayang ito. Kaya nung imagine po ninyo for how many years, 25 years, and then matapos ang ilang taon pa nung teenager na yung pinakamamahal niyang anak, biglang hihingin sa kanya isacrifice mo, walang narinig kay Abraham. He willingly go up to the mountain, obey the Lord, at nakita po natin the rest of the story. Alam po natin kung ano yung nangyari, buong-buo yung paniniwala niya. This is the kind of faith na hinahanap ng Diyos sa atin ngayon. Ang challenge po sa atin sa kalagayan natin ngayon ay magpatuloy tayong
magtiwala sa Kanya. No matter what, anuman pong mangyari, ang Diyos po natin ay hindi tayo pababayaan. Kung papanong ipinakita ng Diyos na ang kaligtasan ay natago natin sa pamamagitan ng pagtitiwala katulad ni Abraham, kung papanong ganyan din naman sa atin, kung papanong sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon ay natanggap natin ang biyayang kaligtasan, same also sa pagtitiwalang yan ay makakabit din po natin ang mga katugunan sa panalangin ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, magpatuloy po tayo magtiwala sa Kanya, mga kapatid. And so, how to face your future in uncertain times? We need to fill your life with hope. Focus on God's possibilities. Face your future in the eyes of faith. And find your rest in God's promises. Purihin ng Panginoon sa atin pong pag-aaral sa kanyang mga salita. Nawa po ay magdulot sa atin na magandang aral ang atin pong natunghayan sa umaga pong ito. Today, O Lord, patuloy kami lumalapit sa iyo. Ilip tiyo, Lord, sa panalangin ng mga kapatiran po namin sa mukas, O Lord, sa mga kapatiran ito. We have learned, O Lord, that they were tested positive, O Lord, sa virus na kumakalat sa paligid po namin, Lord, in Jesus' name. Lord, I declare for your quick recovery, Lord, sa bawat isa sa kanila sa oras na ito. Sa mga kapatiran, saan man kayo, in Jesus' name, tandaan po natin na ang kapangyarihan yan na naranasan ng mga apostol more than 2,000 years ago is the same power that is ministering unto you right now. And in Jesus' name, I pray na manumbalik sa inyo ang kalakasan ng mabilis at patuloy na mawala ang mga sakit nito sa pangalan ni Jesus. Sino man pong inaabot ng mga panalangin ito, sila, Lord, na may mga sakit physically, Lord, in Jesus' name. Bangon mo po sila, restore their health, O Lord, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, O Lord, naniniwala kami sa kapangyarihan ng ganun Espiritu na siya tumikilo sa amin sa oras na ito. At salamat po, Lord, we will continue to proclaim the ministry na lagi namin dinideklara sa aming church that Jesus provides and Jesus heals. Father God, I pray for them. Minister unto them right now. Salamat po at kami po ay buong-buong nagtitiwala, Lord, na sa lahat ng mga dinadanas na nakapatiran ngayon, Lord, dati pong araw, Lord, na ito'y magbibigay glory sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat po at hindi mo kami pinababayaan. We pray, Lord, sa mga manggagawa ng aming mga churches sa mga pastors, O Lord, saan man sila naroon, I pray for them. Sa kanilang mga pamilya, O Lord, sa mga members, O Lord, ng aming church, o sa mga kasama po namin na nakatunghay sa aming pong broadcast. Sa araw na ito, Lord, minister unto them, Lord. Wala man po pinagdadaanan nila. Dalangin ko, Panginoon, yakapin mo po sila, Panginoon, ipamanas ang kapangyarihan na may kilos sa kanila. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Tayo pong lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Glory to God, and to God be the glory.